So, ayan mga buddy. Nakabit na yung rock. Dali ka mag-molt. Lalong. Yung kilid. So, 4 layers ng kasya mga buddy. Isa dito, dalawa, tatlo, apat. Yung panglima. Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. Yan. So, for today's video mga buddy, set up natin tong tanks. Ay, yung rack pala. Itong rack na to is isa sa mga grooming tank din natin mga buddy. Yung 12x8 natin na tanks na galing sa Farm 1. Yung load nito mga buddy is 64 tanks. Tapos yung tank lang natin is 36. So, kulang tayo ng aquarium mga buddy. So, yung gagawin natin today is isa-set up natin to dyan sa unang pader mga buddy. Actually, dalawa yung ipapagawa ko nito. Yung isa dito sa dulo ito. Ito yung lalagay natin dito. Tapos, gagamitan natin ng expansion bolt. Ito yung nilalagay namin sa mga rack mga buddy ito. Expansion bolt. Ito yung nilalagay sa taas. Para, you know, ito ilalagay. Tapos, i-welding yan ni Buddy Roach para hindi gumalaw yung rock. Kasi, madalas kasing lumilindol dito mga buddy sa Davao. Kaya, kailangan secured yung mga rock. Kasi pag hindi yan secured, malamang matutumba yan at mababasag yung mga aquarium natin. So, andyan si Buddy Roach. Wala lang lagi. So, dito si Buddy Roach para ikabit yung ating metal rack. So, ayan mga buddy. So, napakatibay niyan mga buddy. Mas matibay pa yan sa relasyon nyo. At, papakita ko na rin para sa inyo. Dumating na yung mga aquarium natin kagabi. Yung mga kulang aquarium. Andito na. Yung mga grooming tanks. Ayan, yung 4x8 by 10 natin. Ayan, tapos yung gumawa pala ng mga aquarium natin mga buddy is si Mycen Steel Glass. Ayan, kung gusto nyo magpagawa ng aquarium sa kanya, andito yung Facebook account niya, ilalagay ko dito. Ayan, Mycen Steel Glass by Bro Mark. Maraming salamat Bro Mark. At binigyan niya ako ng freebies na steel rock. Ayan, I think exist niya dun sa kanyang area. So, binigyan tayo ng rack. Yung kasya dyan mga buddy is 18 pieces na 12x8. Ayos yan. Lalagyan natin ng beta. So, baka sa harap natin yan ilalagay. Tapos, ano pa ba? Kailangan ng bala. Marina ba nyo? Marina? Bala? Okay. So, mamaya, try muna natin yung baka kailangan natin ng drill bit. Yung bala pala ng kuan nung barena. So, kung hindi cash siya doon sa pagbubutasan, baka bibili tayo. Tapos, bibili din tayo ng paintbrush. Kasi, pipinturahan natin yung table at yung binigay sa atin ng narak mga buddy. So, ayan. Samahan nyo kami. Maglalagay tayo ng steel rack dito sa first pader mga buddy. Ayan dito. Tapos sa susunod naman dito sa kabila, meron tayong lumang rack. Ito galing doon sa Farm 1. Baka ibibigay na lang natin to kay Buddy Roter kasi yung rack niya doon is nasira. Baka papamanan na natin to sa kanya. So, tara. Simulan na natin. Let's go. Thank you.
ayan mga buddy. Nakabit na yung rack. Dali ka mag-molt. Lalong. You'll kill it. So, 4 layers ng kasya mga buddy. Isa dito, dalawa, tatlo, apat. Yung panglima is lalagyan na yan ng ilaw. Diyan banda. Tapos, kung meron pang extra doon sa taas, baka yung mga trophy na nilalagay natin. Di ba? So, lalagyan na lang ng expansion bolt para hindi umuga yung ating rock. Let's go! Wala lang ang usap. Pwede natin sudan? Meron lang tayong idagdag doon sa gilid. Ito, pagawa tayo kay Valley Roads na parang letter U na hook type. Ayan o. Kasi ang purpose niyan mga buddy is lagayan siya ng hose. Pakita ko sa inyo. So ito yung hose natin. Ayan o. Ito yung gamit natin pang refill ng tubig. Ito kasi problema mga buddy. Yung hose natin is pakalat-kalat lang kasi wala siyang masabitan. So, pinalagyan natin dito ng hook. Dito. Lalagay tayo dito. Parang U siya na hook type. Tapos dyan natin isasabit yung gamit nating hose. Itong hose kasi mga buddy, sobrang haba nito. 25 meters. So, kailangan natin ilagay dito para hindi madaling masira yung hose natin. Malinis tingnan kasi kung dito lang siya mga buddy, always kasi siya nababasa. Every time na nagsisipon kami at naapakan namin siya, probably madaling masira yung hose natin tsaka magkabutas-butas. So yan, pinaligan na lang natin ng hook dyan para malinis tingnan yung ating hose at hindi madaling masira kasi hindi siya parating nababasa. Diba? So ayan mga buddy, kinabit na ni Buddy Roach yung ating U na pagsasabitan ng ating mga hose. Yung hose pala. Solid! Tapos dito mga buddy, tapos na. Ayan o. Oh. Ayan, tapos na. So, lalagyan na dito ng expansion bolt. Sa dito. Yan. Sa dito. Bali, tatlo lahat mga buddy para matibay talaga. Yan. Matibay na matibay. Mas matibay pa sa relasyon nyo. Tapos dito mga buddy, may konting problema pero naayos naman. Ito na side is hindi na lumapat yung paa niya mga buddy. So, ginawa na lang ni Buddy Roach ng paraan. In-extendan na lang ng bakal dito na side para lumapat dun sa drainage ng tubig dito. Kasi wala namang dumadaan na tubig dito mga buddy. Kasi pinutol na namin yung drain dito sa taas. So, wala nang tubig dito. Tuyo siya mga buddy. Then dito, in-extendinan din ang bakal dito tsaka dito na side. Kasi hindi umabot sa semento yung paa niya mga buddy. Yan, so napakatibay na mga buddy. Kahit lumindol pa ng malakas, hindi matitibag.
kailangan. Tapos kulang na lang dito is styrofoam. Meron na tayo dito. Yan, styrofoam. Lalagay natin dito para malagay na natin yung mga aquarium na galing doon sa Farm 1. Yung 12x8 natin, mga buddy. Yan doon. Yan, andun. Yung 12x8. Tapos dyan lahat, i-clear na natin kasi yung mga malalaking langgana is lalagay na natin dito. Kasi clear na dito na side. And then yan, bukas, Monday, magsasemento kami sa labas yung daanan ng hallway. Maglalagay kami ng hallway doon para pag mag-drain dito ng tubig, probably tumataas yung tubig dyan sa labas. At para meron pa rin madaanan yung kapitbahay natin dyan sa labas, tayo mapagalitan, mga bag. Ayan, so ito na lang yung kulang para ma-fix tong hose dito. Diyan natin sasabit yung mga hose para hindi madumitignan. Sinapakan kasi natin, mga buddy, kasi hallway to dito. Daanan namin pag nagsasipon kami at nagpapakain ng isda. Tapos ito, tapos na. Next week, kung bakante si Buddy Roach, sisimulan na namin dito sa kabila din. Ayan, same lang dito na size, mga buddy. 5 layers pa rin, pero 4 lang yung nagagamit kasi yung sa taas, ilaw. Then same din dito, ganun din yung itsura. Pang 12x8 pa rin, mga buddy. Ito yung dati nating rack. Yung kasya yung 36 pieces. Yan, 64 pieces na yan, mga buddy. Tapos dito din, mga buddy, maglalagay din tayo ng another rack. Metal stand dito na side. Dito sa gilid. Dito na side. Yung buong side, mga buddy, is i-occupy natin yan ng metal rack. Metal stand pala. Tapos same pa rin, 12x8 yung ilalagay natin. Para naman to sa mga beta, same as dun pa rin, mga buddy, para sa mga beta, kung hindi masyadong marami, pwede din tayo mag-room dun, mga buddy. Pero yung dun lang na side ang may piping ng hangin. Kasi didiretso na natin yung pipe dun papunta dito sa gilid. Yan, tapos dito na side is wala na kasi hindi natin maglalagay ng compressor dito. Pero depende kasi maglalagay din tayo ng hangin para dun sa mga planggana natin. Pero hindi po muna ngayon kasi yung balak natin is punuin natin to ng malalaking planggana tulad nito. Ito, mga buddy. Ito. Tulad nitong malalaking planggana dito. Pero sobrang laki itong, mga buddy. Ito na yung pinakamalaking planggana. At malalim. Ayan. Pangmalakasan talaga. Tapos yun yung plano natin para dito sa ating sa likod. Tapos yung mga kasunod niyan, mga buddy, is puro rock na. Nandun naman, maglalagay tayo dun sa kabila. Mga 12x8 pa rin. Pero baka 3 layers lang kasi baka bumangga na dun sa railings lang ko. Bintana natin. So, dun aside is future plan pa lang. Dito muna yung tatapusin natin. After ng mga racks, papagawa tayo ng mga aquarium na 12x8 na extra para makompleto yung setup dyan sa dalawang pader. Tapos dito din sa kabila. Dito. Ayan. Diba? So, mamaya pakita ko sa inyo pag natapos na ni Buddy Roach yung paglagay ng U na metal. See ya! Ayan, mga buddy, tapos na. Oh, di ba? Testing na natin. Let's go! Ang ladies, tignan!
Roach still work. Contact na kay Buddy Roach pag gusto nyo magpagawa ng ganyan. Tsaka metal stand. Alam nyo nang kukontakin. Ilalagay ko dito yung Facebook account niya. Di ba? Davao area lang, Buddy. Pumunta ka rin ng Manila, Buddy? Cebu? Depende kung contact. Ha? Basta libre mamasahe, no? Oo. Kayo nang bahala sa mamasahe pag gusto nyo magpatrabaho ng metal stand. Pero Sunday lang. Every Sunday lang siya pupunta dyan sa inyo. So, yun lang mga buddy. Yung raffle natin, ganun pa rin. May mga vacant slots pa tayo. Around 65 na lang yata yung available na slots. Tapos, ano pa ba? Yun lang. Yung available slots, ipopost ko mamaya sa Facebook. Facebook page pala natin. And then, next vlog na lang ulit mga buddy. See ya. Papagawa pa tayo dito ng isang rack. Para katulad nun. Yun lang. Bye. Peace out.